Ang paghinga, yan ang ginagawa natin na gawain sa araw-araw at gabi-gabi na hindi natin nga masyado namamalayan. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na ang paghinga natin ay ang may pinakamalaking epekto sa atin? Isipin nyo, mga kapatid, pwede tayong mabuhay nang wala tayong pagkain ng isang linggo. Pwede tayong mabuhay ng tatlong araw na walang tubig. Pero gaano katagal tayo mabubuhay kung wala tayong paghinga or wala tayong hangin? Karamihan sa tao ay hindi nga tatagal ng 3 minuto. Baka ngayong iba ay hindi tatagal ng kahit 1 minuto na walang hangin. Kumbaga, mga kapatid, masasabi natin na pinakapangunahing pangangailangan natin ay ang paghinga. At hindi lang pangunahing pangangailangan para sa ating katawan ang paghinga, kundi para na rin sa lahat ng ibang aspeto sa ating pamumuhay. Noong nilikha ang tao ng Diyos, ay bumugga ang Diyos ng hininga sa loob ng putik na ginawa niyang tao, kung kaya naging buhay ang tao. Ibig sabihin nito ay ang buhay nga mismo natin mula sa Diyos ay ang hangin na ating hinihinga. Ito ang clue para sa atin na ang pinaka-importante nga para sa ating spiritual na paglago ay nasa ating paghinga. Gaya ng sabi ko, mga kapatid, mayroong 3 aspeto ang isang tao: ang katawan, ang kaluluwa, at ang spirito. Ang katawan ay ang laman or yung solid na mga buto at unod or laman natin, karne. Tapos yung kaluluwa naman, yun yung mga liquid, yung mga dugo, ihe, laway. Tapos yung spirito naman natin ay yung ating hininga. Kung kaya ang hininga na dumadaloy sa ating mga katawan ay napaka-importante para sa ating mga buhay, dahil nga ito ang dumadaloy na ating isipan din. Kasi halimbawa ay kapag wala kang hininga, wala kang oxygen, ay walang pumapasok na mga pag-iisip sa isip mo or sa utak mo, dahil nga ay wala kang fuel na mula sa hininga para mag-isip ka. Ang spirito din natin ay ang kapangyarihan nga na nagpapagana sa mga orasyon o dasal. Kaya nga ay kapag meron tayong dinarasal, ay meron tayong pag-ihip ng hangin pagkatapos. Tapos ang mismong kapangyarihan nga ng hininga or hangin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na makapagsalita at makipag-communicate, makipag-usap sa isa't isa, gamit nga ang, halimbawa, yung tinagawa kong pamamaraan ngayon na makipag-usap sa inyo gamit itong computer or ng cellphone ko sa social media. Kinailangan ko ng hininga para ako ay makipag-usap sa inyo. Tapos kung mapapansin nyo, ang hininga nga natin ay umiiba depende sa kung ano ang ating mga damdamin. Napansin nyo ba, kapag kayo ay malungkot, iba yung hininga nyo kaysa kapag galit kayo, kaysa kapag relax kayo? Di ba kapag halimbawa galit kayo, parang ang babaw ng paghinga nyo. Tapos kapag halimbawa sobrang relax kayo, ay sobrang bagal ng hininga. Di ba? Kumbaga, meron tayong iba't ibang pamamaraan ng paghinga natin dahil nga sa iba-iba rin yung mga damdamin natin. So pwedeng mauna yung damdamin tapos maapektuhan yung paghinga natin, or kapag maging conscious tayo ay pwede nating kontrolin ang ating paghinga para makontrol din kung ano ang damdamin natin. Ito nga rin yung punto kung bakit ang mga tao, halimbawa, na kailangan mag-control sa anger nila ay tinuturuan na okay, bagalan mo yung paghinga mo at mag-control ka sa paghinga mo para makontrol mo din yung galit mo. Kung ang pag-uusapan naman natin ay ang siyensya, ay meron tayong tinatawag na mga brainwave states. Ito yung tinatawag na beta, alpha, theta, at delta, na paiba-ibang brainwave states, or yung gaano kabilis yung frequency or yung pagkilos or yung tinatawag na duplicate vibration ng ating mga brain waves. So, kumbaga, ito ay ang technical lang na mga pagpangalan sa kung gaano kabilis yung ating mga isip, na nakadepende din sa paggamit natin ayon sa sitwasyon. Kumbaga, ang practical lang na kailangan muna nating makuha mula dito bago tayo maging masyado technical ay yung mga paghinga natin ay nakakaapekto sa kung paano tayo mag-isip. So kung gusto mong baguhin
ang pamamaraan ng pag-iisip mo ay kailangan mo maging conscious at baguhin mo din ang paraan ng paghinga mo. Ang pinaka-basic na meditation na maituturo sa lahat ng mga spiritual practices ay ang pag-obserba sa ating paghinga. Kasi yung paghinga natin ay yung tinatawag nating object o target ng ating pag-focus sa meditation na palaging nasa atin kasi palagi tayong humihinga. Tapos kung ang mga free diver naman na sumisisid sa napakalalim ay makafocus din sila sa kawalan ng paghinga nila. So kumbaga nag-focus sila doon sa pag-hold nila ng breath na hindi sila humihinga habang ginagawa nga nila yung kailangan nilang gawin, kasi kung hindi nila i-focus yung sarili nila ay mahihimatay din sila. So kumbaga, ang sinasabi ko lang dito sa inyong lahat ay kailangan nating maging aware sa ating mga paghinga. Mamaya pag-uusapan ko ang isang simpleng exercise na pwede nating magawa lahat. Meron din pala akong e-book, ang tawag sa kanya ay Breathe. Nasa English ito para dun sa mga tao na gustong matuto ng mga iba-ibang detalyadong meditation techniques at reflections tungkol sa paghinga. At ang importansya nito, at pasensya na sa English ko pala nasulat yon para dun sa mga tao na hindi masyado comfortable sa English, kasi dati ay gumagawa ako ng mga self-improvement content na nasa English pero ginawa ko ng Tagalog para lang mas makafocus sa ating mga kababayan na Tagalog ang mas maintindihan. So pinaplano ko rin i-translate yung Breathe ebook na yon sa English, pero sa ngayon ay wala pa akong translation na ganun, so pakihintay na lang po. Ang punto ko lang dito mga kapatid ay karamihan sa mga tao ay hindi aware sa kanilang paghinga. So ito yung tinatawag na unconscious tayo sa ating breathing. So para maging aware tayo, kailangan natin mag-meditate or mag-obserba sa ating paghinga. Paglalaanan talaga natin ng oras yan. So ito yung exercise na sinasabi ko sa inyo. Ang pinakasimpleng gagawin natin ay mag-set aside ka lang ng 5 hanggang 15 minutes sa isang araw. Ako ginagawa ko halimbawa ito sa umaga or sa hapon, na magre-relax lang ako, nakaupo ako, pwedeng nakapikit or pwede nakadilat, pero mas maganda para hindi ka ma-distract ay nakapikit, tapos maganda sana ay tahimik, tapos mag-focus ka lang doon sa paghinga mo. So magpo-focus ka lang dito sa part na to na parang pinapakiramdaman mo lang yung paghinga mo na pumapasok at lumalabas sa sistema mo, doon sa ilong mo. So ganito, dito lang yung awareness mo. So ganun lang, mag-focus ka lang ng ganun, ng 5 to 15 minutes, depende sa kung ano yung oras mo. Mas maganda yung 15 minutes, pero kapag talagang sobrang busy mo, gawin mo kahit 5 minutes lang. Tapos marami kang mapapansin na pagbabago sa sarili mo dahil lang doon sa exercise na yon. So yun yung magiging core nga, hindi lang para doon sa pagpaganda ng kalusugan, tapos pampalinaw ng isip. Maraming benefits talaga to, pero kumbaga, ito yung pinaka-basic na meditation na kung gumaling ka nga dito ay gagaling ka din sa lahat ng klase ng meditation. So ganun ka-importante itong basic breathing exercise na ito. Gawin mo lang na yung pwesto mo ay komportable ka at hindi ka makakatulog para makafocus ka doon sa mismong pag-breathing mo, at hindi lang para mawala yung awareness mo tapos pagising mo ay nagano ka na pala, naghihilik ka na kanina, hindi na yung breathing exercise mo. At nakatulog ka na, kumbaga hindi mo na-maximize yung pagiging aware mo doon sa exercise. Alam nyo, kahit gaano ka-advanced na kayo sa iba't ibang mga spiritual practice, itong simpleng pagiging aware mo sa paghinga mo, kahit yung normal na paghinga mo lang, tapos maging aware ka lang, nakadilat ka man or nakasarado ang mata, maging aware ka lang doon sa paraan ng paghinga mo, ay malaking bagay na yan para sa lahat ng tao. Malaking bagay na yan para sa'yo at makakatulong na yan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Tandaan nyo yan. Napakalaking halaga ng binibigay ko sa inyo na exercise ngayon. So sana ay talagang mapagtuunan nyo ng panahon at gawin nyo ang sinasabi ko. Best part pa dito mga kapatid ay free ito. Libre ito. Kailangan mo lang huminga. Kasi lahat naman ng hangin
At least so far sa ngayon ay libre huminga dito sa mundo. At sana manatiling libre nga ang paghinga dito sa mundo ng tao na hindi tayo kailangan bumili ng oxygen or ano paman dito sa mundo para lang makahinga. So sana ay panatiliin din natin ang ating kalikasan, save natin ang oceans at trees para palagi tayong may fresh air para sa ating paghinga. Baka hindi kayo maniwala na sobrang dami talagang benepisyo na itong paggagawa natin ng breathing na ito. Halimbawa ay magiging kalmado ka, lilinaw yung isipan mo, gaganda yung mood mo, matatanggal yung mga stress, mababawasan din yung pamamaga, tapos syempre maboost yung immune system natin, yung panlaban sa mga sakit. Tapos magiging mas malikhain tayo, yung creativity kasi nanggagaling nga yan sa pagkalinaw ng ating mga isip. Magiging mas masaya tayo, tapos hahaba yung buhay natin at magiging mas maayos yung relasyon natin sa kapwa nating mga tao. Bababa din yung blood pressure natin, tapos mas magiging aware din tayo doon sa iba't ibang spiritual na aspeto sa ating buhay katulad ng mga panaginip natin. Tsaka yung iba pang meditation, halimbawa sa third eye, ay mas magiging magaling din tayo doon. Basta mga kapatid, napakarami talagang benepisyo na hindi ko na nga nabanggit yung ibang mga bagay dito. Pero yon ay sana magawa nyo talaga ang sinasabi ko na breathing exercise na yan na 5 to 15 minutes. Nahihinga ka lang, nakafocus ka lang sa paghinga mo dito sa ilong. So breathe in sa nose, breathe out sa nose. Nang relax lang ayon sa kung ano ang komportable sa'yo, mag-focus ka lang doon sa hininga mo. Para doon sa mga tao nga na gustong magpagamot din sa akin at maraming mga sakit, material man o spiritual, ito ay ang mabibigay ko sa inyo na free healing na bukod pa doon sa free third eye meditation ko ay malaking tulong na sa inyong mga katawan. Marami tayong pwedeng gawin para mas maging maayos ang kalusugan natin, halimbawa sa ating diet, sa ating exercise, sa ating pagtulog. Pero ang pinaka-importante talaga mga kapatid sa mga physical na ating gawain sa ating material na katawan ay ang pagsaayos sa ating mga paghinga. Nakaugnay na rin doon sa mental, emotional na aspeto ng ating sarili. Mga kapatid, magbibigay lang ako ng konting scientific information. Meron tayong dalawang klase ng nervous system, yung sympathetic at yung parasympathetic. So, yung sympathetic, nag-activate yan kapag may panganib. Tapos parang napapa-inhale tayo. So, panganib sa paligid natin, napa-inhale tayo dahil nga ay naghahanda yung katawan natin para sa panganib. Pero halimbawa naman sa parasympathetic nervous system, para means beyond the sympathetic nervous system, ay nakaka-relax tayo, so nakaugnay yan sa pag-exhale. So, pag nag-activate yung parasympathetic nervous system natin, naka-exhale tayo, tapos naka-relax tayo. So, yun yung nangyayari kapag alam natin na kasama natin yung halimbawa yung pamilya natin or yung asawa natin, mga minamahal sa buhay. Tapos, relax tayo, wala tayong iniintindi. Yun yung nagiging active naman. Hindi naman masama yung sympathetic nervous system. Kailangan lang gamitin yan sa tamang panahon. Hindi lang ma-activate yan sa kung saan-saan lang na hindi ka na feeling safe. So, yung sympathetic nervous system ay kailangan lang gamitin yan doon sa mga mapanganib na sitwasyon. Tapos yung parasympathetic nervous system, mas maganda sana ay madalas na nandyan tayo kasi ibig sabihin ay relaxed ang ating katawan. Pero syempre hindi maiiwasan na yung sympathetic nervous system nga natin ang magagamit kapag halimbawa ay naghahanda ang ating mga katawan para harapin ang mga panganib. So yan mga kapatid, nagbahagi lang ako ng mga basic na kaalaman na kaugnay sa ating paghinga at sana mas mabigyan na nating importansya ang ating paghinga dahil sa mga binahagi kong kaalaman ngayon. O mga kapatid ha, huwag niyong kalimutan ang sinabi kong exercise na maggawa niyo yan kahit 5 minutes lang kada araw at mararamdaman niyo talaga ang pagbabago sa inyong buhay na magta-translate, kumbaga makukuha nyo yung benepisyon na yan sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo. At yun yung magiging pundasyon nyo sa lahat ng klase ng meditation na ituturo ko, kasama na rin yung free third eye meditation at marami pang iba na mas advanced meditation na tuturo ko rin sa mga tao. O mga kapatid, sana ay patuloy tayo sa landas ng kabanalan
at isaayos natin ang ating paghinga para tayo ay maging mas maginhawa. Maraming salamat po at God bless.